So yun, hello, what's up mga boss? Ayaw, welcome back muli sa ating channel, Julay Ems. At syempre, para sa episode naman natin for today, mag-share naman ako sa inyo kung paano namin ginagawa ang isang canopy. So ayan mga boss, para meron kayong idea. So hindi lang sa paggagawa ng canopy yung share natin sa inyo, kundi yung mga bawat bagay na kinakailangan nating ihanda or mga dapat natin gawin kapag tayo gumagawa ng canopy, lalong-lalo na o especially yung mga electrical, yung mga reverse natin, at kung ano-ano pa mga boss. So tara mga boss, panoodin natin ang video na to at sana may makatulong sa inyo to at may matutunan tayo. So tara na. So yun mga boss, so itong nakikita nyong may forma na yan, yan yung tinatawag natin na canopy. So yung canopy natin ay mainly made out of concrete. Yung primary canopy natin. So may mga canopy rin tayo na gawa sa light materials. So itong canopy, ano nga ba yung purpose ng canopy na to? So unang-una mga boss, ito ay shield natin para sa mga ampiyas or mga ambi ng ulan or ambon. At yung canopy ay nagsisilbing design na rin ng ating bahay or ng mga commercial building, mga high-rise building. So yan na hindi lang siya protection sa mga ulan o sa mga ampiyas, nagsisilbi rin siyang design or pampaganda sa ating infrastructure. So ayan mga bossing. So bali dito, itong canopy na ginawa natin, bali ang kapal niyan mga bossing, ha? Yung kapal niyan, yung sa puno ay 4 inches or yung nandun sa malapit sa beam. And then ito namang nasa dulo, 3 inches lang yung kapal niyan. So bali meron siya kasing 1 inch na slope para yung tubig ay hindi tumitigil sa ibabaw. So yung ilalim niyan mga bossing, kinakailangan levelado. So ang naka-slope lang yung pinaka-ibabaw. So dapat mataas ng 1 inch yung nandun sa dulo papunta dito para yung tubig ay dire-diretsyong bumababa. Ayan. So yan mga boss, so gagawa na nga tayo ng canopy natin, ano? So bali tatanggal na nga natin yung forma nitong biga kahapon. At so yan, nakalabas na yung mga bakal natin. So bali itong nakikita nyo yung kahoy na to. So ito mga boss, isa, dalawa, tatlo, hanggang dun yan. So ang tawag dito, sepo. So itong sepo natin na to, ginawa natin. So gumawa lang tayo ng another 2x2 na pinako natin dito sa pader para papatungan ng ating sepo. Ayan. At pwede naman yan mga boss, kung gusto nyo, dun lang kayo sa tapat nung itong kahoy, maglagay ng kahoy. Pwede. Tapos, itong sepo natin, ito, syempre, dapat nakalibel yan. Ito yung sepo natin, yan yung papatungan ng ating mga soleras mamaya. So, wala itong pinakaiba mga bossing sa pag-islab. So, kung nagpo-forma tayo ng islab, marunong kayo mag-forma ng islab, ganun lang din yan. So, may sepo. Kaso nga lang ito, mga 2x2 yung ginamit natin. Kasi yung gagawin natin canopy dito, maliit lang naman 60 cm lang. So, hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kalaparan. Kaya okay na yung mga 2x2. At okay na rin yung ganyan lang kalalayo yung ating mga sepo, no? Ayan. So lalagyan na lang natin yung 2x2 doon. Siguro mga 4 na pirasong 2x2. Paparti-partihin na lang natin yan. Importante, levelado yung ating gagawing mga sepo. Para pagbaklas ng canopy natin. Kasi itong canopy kasi hindi na natin papalitadahan mga boss yan, yung ilalim. May skim coat na lang diretso. So para tipid sa trabaho. So kaya kinakailangan, yan, tuwid at saka walang alon-alon masyado yung ating canopy. Yan. So bali ito nga pala mga boss, yung sepo natin. So bali ito, naka-clearance lang to ng 2 inches para dun sa ilalim ng ating canopy. Yung pinakailalim ng buhos. So kaya ngayong soleras natin, itong mga kahoy na ipapatong natin. So kinakailangan, ma-finish natin to ng 1 1/2. Pulgada para meron pa tayong half inch na plywood na ipapatong. So para makakuha tayo ng total na 2 inches na kapal kasama ng kahoy at saka ng plywood. So yun, 2 inches yung ating clearance. So pwede naman natin bawasan tong kahoy na yun eh. Kunti lang naman yung may babawas natin dyan. Pero yan, syempre depende na sa inyo mga boss kung gaano kalaki yung gusto nyo i-clearance. Kung depende pa rin kung anong kahoy na gagamitin nyo. So tayo 2x2 yung ginagamit natin, kaya 2 inches lang yung ginawa kong clearance kasama na yung plywood. Ito, so para naman makuha natin yung 2 inches mga bossing na kailangan natin. So kinakailangan, di ba sabi ko, itong kahoy kinakailangan tayo makata-finish ng
isa't kalahating pulgada. So gagawin nyo, tapat nyo lang dyan sa soleras, guhitan ninyo. Yan, so kung may guhit na sa baba, sa ilalim, tingnan nyo yung guhit. Tapos, susukat kayo ng 1.5 pulgada. Yan, oh, ito yung tapat ng guhit. Yan. Tatapat, susukatan natin siya ng 1.5 inches. Ayun. Tapos, lalagarin natin, papaitan. Ayun, kita nyo mga boss, no? Wow, sobrang init talaga dito sa Batangas. At kaya naman na paalala natin doon sa mga may edad na nagagawa natin, sa mga matatanda. So, uminom kayo ng uminom ng tubig, huwag kayo masyadong magbabad sa initan. At mahirap na, baka ma-stroke tayo mga boss, no? So, kahit hindi matanda, kahit mga medyo bata-bata pa, kinakailangan pag nandito tayong babad sa matinding init ng araw, kinakailangan, inom tayo ng inom ng tubig. So, yan, no? Talaga namang napakainit yan mga boss. Ano, diba? Nakakasilaw yung init. Ah, so yun na mga boss, ito na yung sample ng ating soleras, ano? Ayan. So ito, mapapansin nyo, may kaltas na. So 1.5 inches na yan. 1.5 pulgada na yung ating kahoy. So magiging 2 inches yan kapag pinatong natin yung ating 1/2 inch na plywood. Ayan. So yun nga pala, remind ko lang mga boss, no? So yung part na to, tapat na to, lagyan nyo na nga lang pala ng tukod. Itong pinakasepo natin para tumibay. So kayo na bahala magpatibay dyan. Ayan. So tapos, sibat lang natin yan ng didos na pako. So hindi natin kailangang pakuha niya ng matibay masyado. Kasi yung halo naman natin is pababa, ano. So magbibigay ng bigat yun. Kaya naman ito, sibat-sibat lang ng didos yan. Okay na. Tsaka yung plywood na ipapatong natin, madalang lang yung pako. Kasi nga yung pwersa ng halo is pababa naman, no. So palalapatin naman ng halo yung ating plywood. Kasi mabigat yung halo natin. Yan. So para hindi tayo nahihirapang magbaklas ng ating mga kahoy. Ayan, so ganyan lang ang gagawin natin mga boss, no? Hanggang matapos tayo. So yung soleras natin mga boss, depende na sa dami kung gaano kalapad yung ating magiging canopy. So gaya na sabi ko, ito mga apat na pirasong soleras. Okay na yun? Pwede na yun, no? Apat na piraso. At so yun mga bossing, pag natapos natin itong ating soleras na to, so tatlong piraso, di ba? Sabi ko sa inyo, apat yung gagawin natin. So itong pinakapanghuling soleras, gagawin natin, babatakan natin ng tansiyan. Ito, may nakikita tayong tansiyan, no? Yan. So para yung canopy natin ay diretso yung pinakakanto niya, no? So hindi yan na parang sawa na palikuliko. So kaya kinakailangan, batakan natin ng tansiyan para yan ay diretso hanggang dun yan mga bossing, oh. Ayun. So di ba? So para maging maganda yung canopy natin. At saka hindi rin tayo mahihirapang mag-finish kung ito ay diretso. Kasi nga, gaya na sabi ko sa inyo mga boss, hindi na tayo magpapalitada sa canopy. So skim coat lang yung ipi-finish natin dito. So kaya kinakailangan maayos yung pagkagawa natin. At so yan na mga bossing, tapos na nating lagyan ng soleras to. So next step na gagawin natin, eto na. Lalatagan na natin itong ating mga plywood. So 1/2 lang yung ginamit natin dito. At yan, ordinary lang na plywood dahil pagka-forma naman ng canopy, so wala na. Pero wish natin na tumagal pa itong ating plywood na to, so para magamit pa natin. So yan, ready for sahig na tayo. So bali itong plywood, gaya na sabi ko mga boss, hindi natin ito ipapako ng todo. So mangilan-ilan lang yung pagpapako natin ito para mabilis siyang baklasin. Kasi gaya na sabi ko, yung pwersa naman ng halo is pababa. So pag nilagay na yung halo, so bibigat na siya, lalapat na rin yan sa kahoy natin. At so yun mga boss, so bago natin tuloy ang bakalan itong ating canopy, so kinakailangan muna natin ilagay itong ating pinaka-grove. So bali, gumamit lang tayo dito ng mga moldings. Ito mga boss ay half round. So pwede rin kayong gumamit ng PVC, depende sa inyo mga bossing, no? Pero ako yan, half round yung ginagamit natin para naipapako natin dito sa plywood. So para pagbuhos natin, hindi siya mawawala sa alignment. So bali itong groove na to mga bossing, gagawin nyo lang, galing dito sa kanto, papasok tayo ng 2 inches. So okay na nga distance yung para sa groove natin. Tapos pitikan nyo para paglagay natin ng ating half round, tuwid na tuwid yan mga bossing. Pagkatapos syempre, pag naikabit natin yung moldings natin, yung ating sa para sa grove, lalatagan na rin natin yung electrical natin, no? So bali yung electrical natin, yung mga pipe natin, dito natin padadaanin sa baba, sa ilalim ng ating mga bakal. So yan, tingnan nyo na lang mamaya yung nagawa natin pag natapos. So lalatagan muna natin yan. Pagkatapos naman mga bossing,
So paglalagay naman natin ng ating JB or ng ating junction box, kinakailangan lalagyan natin ng alambre. So kagaya nito, tapos bubutasin natin yung plywood. So susuksok natin yan dyan. So ang purpose nitong alambre natin, syempre yung ating junction box, para hindi yan mawala sa pwesto at hindi yan mapasok ng hollow once nabuhusan natin yan. So kaya kinakailangan andun pa rin siya sa original na pwesto natin. So yung ating pinaka layout. So yan. So ganyan lang yung gagawin nyo mga bossing, no? So para yan hindi mapasok ng hollow. Ayan. So yan siya mga boss. So yan, nakalock siya ng alambre sa ilalim. Yan. So ganyan yung gagawin natin sa mga nag-electrical, no? So kahit hindi sa canopy, so kahit sa mga electrical, pagdating sa mga slab, lalong-lalo na, ayan, may mga plywood. So kinakailangan laging naka-secure ng alambre itong ating mga junction box. So wag lang natin basta ipapatong yan dyan para hindi tayo magkaroon ng problema. Ayan, so every unit natin mga bossing, meron tayong tatlong pirasong ilaw. So meron tayong mga downlight dyan sa every unit natin. So lalagyan natin ng tatlong junction box. So para ito na mismo yung junction box, dyan na natin ikakapit o ikakabit yung mga ilaw natin once na tayo ay mag-i-install na ng ating mga ilaw. Mga boss, isa pang paalala ko sa inyo. So bago tayo magbuhos, bago nyo iwanan itong ating mga junction box na to, kinakailangan lagyan nyo ng papel itong butas na to. Kasi andyan kasi yung part ng iskruhan or yung tornilyo niya. So kapag nalagyan ng halo yan hanggang dun sa ilalim, hindi na natin may screw yung mga tornilyo kasi may halo na, bubunggo na yung screw natin dyan. So yun lang ang tandaan nyo. Lagyan ng mga papel or bahala na kayo, basta kung anong gagawin nyo para matakpan lang yung butas na yan. At so yan mga boss, nakapaglatag na tayo dito ng PVC at saka ng ating para sa grove. So marahil, doon sa mga magtatanong, mga bossing, ano, bakit nasa ilalim yung PVC? Nasa ilalim siya ng bakal. So kasi mga bossing, kapag itong PVC sa ibabaw natin yan inilagay, itong ating bakal, mawawala na ng baka space o baka dumikit na dito sa ating plywood pag yan ay inibabaw natin, ano, mga bossing. So kaya dapat yung PVC ang laging nasa ilalim. So para meron tayong concrete coverage palagi pagdating sa ating mga bakal. At yan, syempre, pag dumampat yan sa ibabaw mga bossing, magbe-bend pa tayo. So matadagdagan pa tayo ng trabaho. At syempre mga bossing, itong mga junction box natin, huwag nyong kakalimutan din na sukatin galing dito sa ating edge. Kinakailangan pare-pareho sila ng sukat. Nang sa ganun, pag nilagyan natin ng ilaw yan, ay nasa align, diretsyong tingnan. Ano? So hindi siya balubaluktot. So yung tandaan nyo. At itong grove naman na to, ito kaya naman natin nilalagyan ng grove yan ng ganito. Ang purpose kasi niyan, pag tinanggal natin itong forma na to, magkakaroon siya ng parang ukit or parang kanal sa ilalim. So yun ang magiging stopper ng ulan. So kapag umulan, yung galing na tubig dito sa ibabaw ay hanggang doon lang siya. Sa may grove, tutulo na siya, hindi na siya gagapang papasok. So di ba? So may iwasan natin yung mga damage ng pintura, mga leak. At syempre, isa pa, itong grove na to, hindi lang naman basta stopper ng tubig. Yan ay silbing design na rin ng ating canopy. At so yun mga bossing, okay na, no? Itong ating electrical at saka yung ating grove. So ngayon naman, tatapusin lang natin itong ating mga rebars, yung ating reinforcement ng ating mga rebars para sa ating canopy. So ang schedule natin dito, 20-20 yung distance natin. Gumamit tayo ng 12mm na bakal. Tapos kahit 10mm na lang yung ipapatong natin. Matibay na yun mga bossing dahil yung canopy natin is 60 cm lamang yung lapad. Ayan, so yan, natapos ng bakala, no? So, yan na. So mamaya, bubuhusan na natin to. So bali nga pala yung canopy natin mga boss is putol. Putol muna. So hanggang dito lang muna tayo. Ayan. Tapos, bali sa dugsungan yan, gagawin lang natin. Lagyan natin ng dalawang bakal doon sa may malapit sa dugsungan. Pagkatapos, lalagyan natin ng siding at palalampasan natin ng mga dowels. Para pag nagdugsong tayo ng canopy, may mga bakal na tayong nakaabang dyan. And then ito, ayan, okay na rin yung ating mga biga dito sa kabila. Mamaya, mapapasama na sa buhos to. Ayan. So yun mga boss, ready ng buhusan itong ating canopy, no? So tapos na tayong magbakal. So lilinisin na lang natin. At lalagyan natin ng spacer yung ating bakal. So para hindi dumikit sa ating forma. Ayan.
So bubuksan lang natin yung tubig yan para maging malinis. So yan, ready na rin yung ating mga kasama, so para maghalo. Mga boss, no? So kinakailangan muna natin basahin itong ating korma. So bago natin buhusan. So yan mga boss, ito na yung ating finished product ng canopy natin. Nabuhusan na natin yan hanggang dun. Tapos, mapapansin ninyo, binuli na natin yan o binapping natin. So para kasi, yan yung canopy kasi mga boss, pag binuhusan natin yan, nakakaroon yan ng mga crack pagkatapos natin buhusan. Kaya ginagawa natin, binabapping natin para mawala yung mga crack. So kita nyo, wala na siyang crack. Pagkatapos, babasahin natin yan ng tubig. Ibababad natin yan sa tubig nang sa ganun, hindi siya mapwersang matuyo. Yung canopy nga pala natin mga boss ay may lugsungan yan, no? Ayan. So bali, sa lugsungan natin, so kinakailangan nabangan natin ng dowel yan para sa susunod na mag-gawa ulit tayo ng canopy, magiging matibay yung kanilang lugsungan. So yun lang, huwag nyong kakalimutan palagi mga boss yung mga dowel. So yun mga boss, so yan, natunghayan ninyo kung paano namin ginagawa yung napakasimpleng canopy, di ba? Basic na basic lang yung gawin. Lalong-lalo na, syempre, kung manonood ka dito sa channel natin. At syempre, mga bossing, kung nagustuhan ninyo itong aking ginagawang video, eh, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe ka na. At syempre, follow mo na rin yung ating Facebook page, Julay Ems, para sa iba't ibang diskarte about sa construction work. Lalong-lalo na sa mga DIYers at sa mga beginners natin, kung gusto mong matuto ng maayos na trabaho, mag-subscribe ka na dito sa channel natin.